Hi, we're kind of stuck here sa alma mater nga ni Jem. And palakas ang buhos ng ulan. But parami din ang parami ang pagbuhos ng questionnaires para kay Attorney Maggie. And yes, that's right. We are still here sa ating segment na Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. At ngayon, kasama natin ang tatlong magkakaibigan na sila mismo ang lumapit sa amin para magtanong kay Attorney. We have Ms. Jemima, Erwin, and Matthew. For this episode, tatanungin muna natin si Jemima. Okay. But before that, of course, si Jemima is ano bang course dito sa school ninyo? AB Communication. Mabenta! Ang daming ABCOM na nagtatanong sa atin. Oo. So, what is your legal question para kay Attorney Maggie? I have a situation po kasi sa aking business, aking online business, na kumuha ako sa supplier ko bilang isang reseller, and sinabi niya sa akin na napadala niya na yung product and nakapagbayad na rin ako sa kanya ng money for that product, pero wala pa rin hanggang ngayon sa aking dumadating na product. So, ang itatanong ko po kay Attorney Maggie is, ano po bang legal action ang pwede kong gawin sa part na liable ba yung supplier ko dun sa situation na yun? Ako as a businesswoman as well, interested ako to know that. Pero nakakatuwa as a student, reseller na siya agad. So, let us see kung ano ang kasagutan ni Attorney Maggie regarding this issue. Thank you for that question, Jemima. So, of course, Jemima, your supplier is liable to you. Kasi he has the obligation or the contractual obligation to deliver to you the products that you paid for or yung binili mo na product. Kasi the transaction that you engaged into with your supplier is a contract of sale. So, dahil nabayaran mo na yung product, then your supplier has a reciprocal obligation to deliver the products to you. So, dahil hindi niya na-deliver yung products, he can be liable for civil obligation. What you can do is you can ask first your lawyer to send a demand letter to your supplier, giving him, let's say, for example, 10 days upon receipt of the letter to deliver the products to you. Otherwise, you can file a case against him already. So you have the option to file either a civil case for specific performance so that you can compel your supplier to deliver the products to you, or if hindi na talaga niya ma-deliver ang mga products, then you have the option to file a civil case for rescission or cancellation of your transaction, which in this case is a contract of sale with damages. Maraming salamat po, Attorney Maggie, sa pagsagot po sa tanong ni Jemima. And Jemima, I hope na makatulong sa'yo yung sagot ni Attorney. And also, you didn't miss this since sinabi mo na nag-business ka rin. Pero dahil dyan, Jemima, dahil nagtanong ka kay Attorney Maggie, makakatanggap ka ng... Alayo talaga. Our signature mug from Mugshots with Attorney Maggie. At dahil dyan, of course, bibigyan natin siya ng chance to do her mugshots.